una, ano yon, yung pagtupad sa isang pangako sa mga naging biktima ng tinatawag kong bangungot noong 1988, no? Nagpangakoan kami, dalawa sila, na sino man makakaligtas sa amin sa bangungot na yon, mabubuhay matapos ang bangungot, ay magsusulat tungkol sa aming mga karanasan doon para hindi malimutan, hindi maisantabi ang karanasan yon ng mga magpapatuloy sa aming niyakap na pakikibak. Unang-una, maraming humihingi no, ng gano'n na may translation sa English, lalo na yung hindi masyadong nagsasalita, nagbabasa, at nakakaintindi ng Pilipino o Tagalog, sabi nila. No? Halimbawa, ang laman ng libro ay karanasan ko sa Mindanao, marami ang hindi nagbabasa at nagsasalita ng Pilipino o Tagalog. Mas Bisaya nga. At mga intelektual, English. Actually, kalalabas pa lang ng Pilipino ay sinabi na agad niya, binakuran niya agad ang libro na kung ipasasalin niyan, siya ang magsasalin. At syempre, siya ang editor ko at tiwala ako sa kanya dahil mas alam niya yung mga prinsipyo, yung mga pamamaraan sa pakikibaka, kaya siya na lang ang pinagkatiwalaan ko. Kaya nga medyo tumagal kasi napakadami niyang trabaho. Medyo nagkaroon ng dalawang panig, no? Yung merong isang panig na bakit inilabas, may isang panig na dapat ilabas. Ano, gusto ko sanang idagdag yung relasyon ng Kilusan kay Ninoy Aquino, pero nahuli na, no? Yun. Siguro sa second, ano na lang, second edition. Pangako anyo, no? Pangako ko sa dalawang naging biktima. Yun, isa sa goal ko, tuparin yung pangakong yun. At yung sa aming tingin, para hindi makalimutan, no, na mga nagpapatuloy sa pakikipaka, ang aral na ibinigay ng malagim naming karanasan, isang goal yun. Pangalawa, kaalinsabay kasi nung paglalabas nito, nauna nga sa akin yung Suffer Thy Comrades ni Bobby Garcia, Roberto Garcia. Gusto ko rin bigyan ng kontrapunto yung kanya mga naging konklusyon sa kanyang sulatin. No, yun, dalawa, yung aral at saka yung kay Bobby Garcia. In somehow masasabi kong na-achieve ko naman, no? Kasi bagamat yun nga naging controversial, marami din ang nagsasabi sa mga nakakahalubilo ko. Pagka nagkakaroon ako ng mga lecture na iimbita ko, isa sa mga tanong ko, lalo na kung may mga kabataan, ano yung epekto sa kanila ng libro? Sila ba ay dahil sa libro nagkaisip na maglailaw, no, o tumigil sa pagkilos? Marami naman nagsabing hindi, kasi yun ang kinatatakot yung panig na sana hindi inilabas yan, ganun. Na sa tingin ko naman hindi yun ang naging epekto ng libro, kaya nagpatuloy ako sa pagsasalin sa English. Nasa ano ko na yon, nasa forward ko na yung first manuscript ko, pinabasang ko nga sa ilan, ano. Yung isang matalik na kaibigan nagsabi, ano din siya, dati rin siyang kumilos. Ayaw niyang basahin dahil baka mag-ala Pandora's box na lahat ng mga bagahe, lahat ng mga puna, yung masasama na lumabas sa aking libro, ayaw niyang basahin. Yung isa naman, binasa si manunulat makata na si Hilacio Guillermo. Sabi niya, controversial.
wag ano muna, hintayin ko muna na huminog ang panahon. At tamang-tama sa sinabi niyang 10 taon bago tumakalabas, tamang-tama sa paglabas ng 2010, 10 taon nga. Gusto ko ring marinig yung ano ba yung naging epekto sa iyo ng libro. Parang sabihin ko, okay, dahil nakilala ko, no? Dahil lang sa librong 'yan na napabilang ako doon sa Encyclopedia of Philippine Arts, yung nilabas ng Cultural Center of the Philippines. Isang libro lang ang literary work ko, no? Madami na akong nasulat, pero more on sa research writing ko, na bread and butter ko since the 90s, no? Ito lang ang literary. Pero nung ano, on the other hand, may masakit na epekto din sa akin dito, kasi nga yung mga naninindigang hindi ko dapat inilabas, naka-epekto yon sa pagkilos ko. Nung 20 anyos ako, akala ko dito na ako mamamatay sa kausang ito. Pero dahil sa mga madaming nangyari, etc. At ito pa yung libro, isa sigurong salik ito na bakit na hindi na ako nakabalik at hindi ko matutupad ang aking pangako sa akin sarili nun. When you were still a baby, your nanay brought you here. There's a cradle right where you're seated now, where you slept in while she tended the store. The elderly women of the market were telling me stories. And that was why I grew up in the market, acquiring a mind of my own. The market became a big school for me, where I came to know people up close and personal. From the stall owner with the biggest investment to the lonely sidewalk vendors who earned barely enough to survive a day. In our cluster of vendors of dry goods, footwear, clothes, house items, school supplies, sewing materials, textile, gift items, Nana Marta was among the big timers, probably the biggest. She owned a stall of footwear in the market, and a stall of textiles outside in the rope stores, all owned by the Chinese, who were then called in check. Her husband, Tata Juan, was Chinese. They owned agricultural lands in Baliwag and houses for rent in Manila. They were relatives of the Ponces of Maliwag. During the first senatorial candidacy of Juan Ponce Enrile, I remember their car was plastered with the politicians' stickers. Nana Marta always wore a black dress. I didn't know why. She also always wore shoes when their house, whose ground floor was their textile store, was just across the street. Her salt and pepper hair was forever in a bun. She had expensive eyeglasses. She constantly wore earrings and rings of glistening diamonds. She was religious, went to church every day, perhaps even recited the Domina to the Santo Niño. There were days, Fridays on Sundays, I think, when she put on a maroon dress with a golden satin rope around the waist. But mind you, your ears would buzz from her crispy sonabiches and garnishing of my gods and Jesus Maria Joseph. Whenever something irked her, you wouldn't miss her arrival in the market. We simply exchanged smiles as soon as her mouth started the words. The vendors were out in the street. Well, they didn't own stalls in the market. They either hung their bilao of stuff by the neck or laid them out on the pavement or else just sold it by the hand.
In the Bilao were spread out their assorted merchandise: tomatoes, garlic, onions, various vegetables, smoked and dried fish, t-shirts, panties, shorts, body trinkets, makeup, etc. To avoid pursuit and arrest, each one was obliged to give protection money to the police based on one's capital. 50 centavos from the teenage gay selling tomatoes in a handheld bilao. 5 pesos from the chubby woman whose bilao t-shirts and white undershirts hung by her neck. And yes, there was one police officer, a Sergeant Apuya, I remember, who lent out money, the usurious 5-6 racket, to vendors who lack capital. More or less, meron ng dichotomy ng classes na nakita ko sa palengke.